Balikan na po natin si dating Quezon Province Representative Erin Tañada. Congressman? Hello, magandang tanghali, Rafi, at lahat na nanonood opo, na opo, naputol program. Po tayo dun sa sagot nyo kung ano yung reaction nyo dito nga sa pag-aresto sa mga tambay. Bagamat sabi ng PNP, eh, may mga paglabag naman sa mga ordinansa kaya sila inaaresto. Well, kailangan maging maliwanag dito, no? Sa national law, hindi na crime ang vagrancy o prostitution. Ngayon, kung meron local na ordinansa, dapat alam ng mga pulis at ipakita nila kung anong local na ordinansa ang nilalabag ng mga hinuhuli nila, no? Importante yan. Dahil kuminsan, kung tatanungin mo yung pulis na anong ordinansa, hindi nila mapaliwanag at sasabihin nila general. Hindi, sa presinto na lang magpaliwanag. So, pag ganun ang sagot ng pulis, eh, violation yan ng mga karapatan ng mga taong nandun lang sa kalsada. So, hindi krimen ang tambay, hindi krimen yung hindi nakasuot ng damit dahil mainit, no? So anong sinasabi ng ating mga kapulisan na ito ay hindi anti-poor? Sa tingin ko, anti-poor ito, Rafi. Opo, kahapon po nilinaw na ng Pangulo na hindi naman daw lahat ng mga nakatambay pinaaresto na kagad. At kahapon din ay nilinaw din ng Philippine National Police na hindi naman talaga inaaresto dapat yung mga nakatambay lang. Dapat meron talaga silang malinaw na violation. Kaya sila iimbitahan una sa presinto at kung mag-resist, eh pupusasan. So ganito na raw yung kanilang ginawang paglilinaw. Pero kasi naunang lumabas itong issue to, no, magsalita ang Pangulo, hindi ba, na arestuhin ng mga nakatambay. So yung ganito bang proseso na pag nagsalita ang Pangulo at saka ipatutupad ng mga agencies na may kapangyarihan para ipatupad ito ng walang kaukulang paglilinaw, ano po masasabi nyo rito? Well, yan ay kwan. Yan ay labag sa batas. Labag sa karapatan pantao ng mga taong huhulihin na wala naman kasalanan na ginagawa, no? Kaya hindi dapat sinusunod kaagad ng mga ahensya ng pamlaan yung mga utos ni Pangulo kung walang legal na batayan. Mm-hmm. Dahil kung ito ay gagawin nila, eh sila rin ay mapapahamak. Pwede silang kasuhan. For example, nang huli nga sila, wala namang charges, no? Unlawful arrest. Kung magde-detain sila beyond 12 hours, arbitrary detention. So, malalagay yan sa record ng mga pulis. At tignan ninyo kung ano nung nangyari nung hinuli yung isang call center agent. So, nasibak bigla sa posisyon. So, merong mga consequences yan. So, kailangan pag-aralan. Kaya yung sinasabi ko, kung may ordinansa, dapat ipakita yung ordinansang nilabag ng mga tambay para at least aware sila kung ano yung dapat karapatan nila. Maliwanag ang tanong nga dito, Rafi, nung inaaresto ba nila itong mga taong ito, sinabi ba nila yung karapatan nila, no? Yung Miranda rights, right to counsel, right to remain silent, kasi kung hindi nila sinasabi ito habang dinadampot itong mga tambay, pwede silang kasuhan dahil there's a law that states that any arresting officer who arrests people, no, in line of his duty and does not mention the rights of the persons that are arrested may be subject to administrative or criminal liability. Pero alam naman po natin yung realidad, hindi ba, Congressman, na takot ang mga taong ito na magsampa ng kaso laban na, lalo na sa mga pulis. Pero gaano ba kahalaga that they be held accountable pag may mga ganitong pagkakamali? Kailangan eh. Kailangan kasi i-hold them accountable para alam rin ng pulis na dapat sumusunod sila sa tamang proseso sa pag-aresto ng mga tao. At dapat yan ay may legal authority, no? Kasi kung walang basihan at susunod lang sila sa utos ng Pangulo na hindi naman maliwanag kung anong sinasabi, eh sila yung malalagay sa alanganin ito. Kaya importante, pinaglalaban ng mga tao yung karapatan nila. Ngayon, kung takot man laban yung mga tao dahil baka barilin o ano, eh di para sa akin, eh hindi dapat yan yung rason kung dapat bakit hindi tayo tatayo. Eh for example, itong nangyari sa isang tambay, no, namatay sa detention center, dinala sa kwan dahil wala lang shirt, no? So
pwedeng kasuhan yung mga nagdetain sa kanya ng violation ng anti-torture law. Pwede rin maging homicide or murder yan, depende sa ebidensya. Mm-hmm. So importante aware yung ating mga mamamayan kung ano mga karapatan nila para itong mga excesses ng mga pulis na hindi naman alam kung ano yung color of authority nila, mahad lang natin at maprotektahan natin ang ating sarili. Ano ba dapat ang prudent o tamang gawin ng mga opisyal ng gobyerno, lalo na kapag nagsalita na ang Pangulo at meron siyang direktiba? Ano bang dapat nilang gawin? Dahil this goes beyond itong issue ng tambay, hindi ba? Malinaw naman kasi na ang tambay ay hindi dapat inaaresto hanggat walang violation. Nabanggit na yan ng PNP. Pero this goes beyond this issue. Ang issue rito ngayon ay yung mga pahayag ng Pangulo na agad sinusunod ng mga person in authority. So ano bang dapat prudent na gawin kapag may ganito mga pangyayari? Well, kung may utos ang Pangulo, kailangan muna malaman ano yung legal authority ng mga magpapatupad ng batas, no? Ano yung mga ordinansa na kailangan natin tignan? Kasi kung sasabihin bawal mag-uminom sa kalsada, alam naman natin hindi lahat ng lugar dito sa Metro Manila may ganyan ng ordinansa, no? So ano yung parameters kailangan rin nila malaman kung yan ay within their property naman na umiinom. Pero kita ng mga tao sa labas, yan ba'y pwedeng hulihin o hindi? Kung yan ba'y bumibili sa tindahan, na alam naman natin maraming tindahan sa mga informal settlers, no? May mga sari-sari store. Pag bumibili lang ba, yan ba'y huhulihin o hindi? Naglalakad lang para bumili ng load tapos uuwi sa bahay, mainit, mm-hmm. O walang damit. Yan ba'y huhulihin? Hindi naman gumagawa ng krimen yung tao eh. Bakit huhulihin sila? So kailangan bago in-implement itong pinatupad itong direktiba, kailangan pinag-aralan muna ng mga local police stations kung paano nila gagawin kasi sila yung matatamaan nito. Opo. Kaya yung backlash nitong ginagawa nila nararamdaman nila ngayon. Mm-hmm. Gaano ba kahalaga naman yung role ng mga barangay? Dahil sinabi naman ng Pangulo na ang gusto lang niya talagang malinis yung mga lansangan, safe yung paglalakad ng mga tao. Pero ano yung role dapat dito ng mga barangay? Dahil kapag pumasok na kasi yung pulis, maraming pwedeng mangyari, hindi ho ba? Unang-una, kung ang pulis ay papasok sa isang barangay, dapat maka-coordinate yan sa barangay captain, mm-hmm. o mga barangay tanod at least, no? Para at least magawa ng maganda. That's first and foremost, no? And kung merong ganun, di ipapaabot sa mga tao, maghihigpit ngayon dahil gusto ng Pangulo na sundan natin ang mga ordinansa. So at least merong information kasi alam naman natin, Rafi, ignorance does not excuse anyone. But opo, not all people naman know the ordinances that are passed in City Hall or the municipal halls, no? So importante na merong kaugnayan yung barangay captain sa mga constituents niya para ipaabot kung ano itong mga ordinances na ipapatupad ng mas madiin para at least aware ng tao na kailangan sila sumunod dito. Mm-hmm. Dahil ba sa direktibang ito, Congressman, ang recommendation nyo ba ay huwag nang tumambay ang mga tao? Anong masasabi nyo? Ako, hindi. Tuloy pa rin. Yung tambay, tambay, kung nakaupo sa labas, nag-aaral, masama ba yan? Hindi naman masama yan eh. Kung minsan, dun ginagawa yung mga skits. Kasi masyado maliit yung bahay para magkaroon ng group study. Kaya sila nasa labas para mag-aral, para gumawa ng group project. Okay lang yan. Pwedeng gawin yan. Hindi yan pinagbabawalan. So, ipagpatuloy ng mga tao yung ordinaryong ginagawa nila. Pero alalahanin nila, syempre, ano yung mga ordinansa na pinagbabawal yung whatever it is para at least hindi sila lalabag ng batas. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras at impormasyong ibinigay po sa amin. Maraming salamat, Rafi, at sa nanonood ng Balitang Halik. Salamat po si dating Quezon Province Representative Erin Tañada.